And go. Okay, so ito ng StarCraft 2 VODs na naman. Nagbabalik tayo. And dahil nagkaroon ako ng medyo konting hiatus ba yun dahil sa PSL Finals, medyo ako na nagtapos nun dahil si Clive ay hindi niya matapos sa kanyang busy schedule sa PSL. So tana, StarCraft 2 VODs brought to you by Mineski.net, Philippine Pro Gaming at its best and finest. I'm your host, Zendex, and this will be a Terran vs. Zerg match on the map, Lost Temple. So, ito, si Scalper spawning as the Red Zerg in the 2 o'clock position, while si Maka, the Blue Terran, spawning in the 12 o'clock position. So ito si Zerg Drone, nilabas na and papunta na yan dyan sa base ni Maka dahil nakita siya ni Overlord. So pretty much standard, so I will orient you sa anong standard niya sa Terran vs. Zerg. Terran, marami siyang options. Pwede siyang mag-standard play diretso sa Marine Marauder Army. And si Zerg naman, kailangan lang niya mag-adapt kung anong gagawin ni Terran sa early game. Pero mid-game plan ni Zerg is to try to wear down the Terran player kasi sa TBZ ngayon, di mo pwedeng i-bara-bara lang yung Terran dahil yung bola niya, kaya niyang patayin kahit anong lumapit dun sa army niya. Dahil ang tindi talaga ng Terran since Blue Dwarf pa naman, basta may bola, di mo kaya. Kailangan may wear down ni Economy na dumidaan. Tapos mag-expand kami, expand, tapos i-Sauron playstyle. So, yan, si Itmaka, nakita niyo yung base ni Scalper with his scouting SCV. And nakikita niya lahat ng nangyayari. Nakita niya na merong spawning pool na kakatayo pa lang since nakita niya maliit pa lang yung itlog ba tawag doon? Di, wala mo nang tawag doon sa lumolobo-lobo na pag gumagawa yung Zerg eh. Kahit Zerg player ako sa StarCraft 2, pasensya na, pero wala akong talagang definition doon. So, the Zerg drone, scouting drone for Scalper will about to be taken down, but, pero sa nakikita nyo, medyo matindi ang waypointing ni, hindi waypoint, micro, mano, ayun, tatakas sa sana, pero pinaderan, inakat yung supply depot, ito, mamamatay na yan eh. Ayun, piso na natitira. Ayan, piso na lang. Kasi mawawalay na. Then, sayang. Pero, basta tandaan nyo sa konsepto sa StarCraft games is to keep your scouting peon alive para makakuha ng information kung anong gagawin ng kalaban niya sa early game. Dahil, isang unorthodox tech change. Kamamatay nyo yun. Sabihin natin si Terran. Biglang, oops. Si Terran nag Banshee bigla siya. Di, tapos ikaw, kinarir mo naman yung Zergling Roach mo, di wala kang magagawa sa Banshees niya. Medyo, may iiwan ka din. Unless meron ka Star Sense at naramdaman mo na, may Banshees sa oras na yun, di magaling. So, yun. Yun, medyo hinabol ni Scalper yung SCV palabas sa base niya. Pero si Scalper, ayan, ayun, dapat nilagay niya yung Scalper yung Zergling siya dun sa may expand para makita niya yung expansion time. So ito yung sasabi ko, Starport. Diba kasi sa StarCraft 2, kahit anong gawin ng Terran, mag-Starport siya sa iyo niya siya hindi. So pwede siya mag-Banshee or Medivac being more standard, Banshee being more unorthodox. So ito, 2 Hellions, naku, tinutos na isa-isa yung Zerglings. So itong 2 Hellions na ito, yan, parang yan yung katumbas ng Vulture sa Blood War. Nako, medyo late yung Spine Colors. Isugod mo yung slot, doon ko sa'yo. And, one drone, no. One drone survives, eh. No, one drone gets picked off. Yan, nakita nyo, susunog siya. Inot nun eh, apoy yan eh. Diba? So, ayan, medyo hindi nakapasok yung dalawang Hellion kasi, ayun, apat na naman pala Hellion yan. Mapangalim na lang kung puro Zergling pa si Scalper. So yan, si Scalper, titingnan, si Silip. Ayan, pansinin nyo kung ginawa ni Scalper doon. Kahit, kasi yun lang naman yung kaya mong gawin as Zerg player para makapag-scout. And Medivac already out, doing an elevator trick. And ayun, ang daming matutos na yan, ang daming yan. Grabe, barbecue na yan. Tingnan nyo, mukhang
Mukhang tinuhog at inihaw. Makikita nyo, daming nasusunog at naprito sa lupain ng Lost Temple. Ang daming napatay. Jumakpat ang mga alien na to. Spine crawler, ngayon lang gumagawa. Medyo napakalitan timing. At masama to para kay Scalper. Great play by Maka. Great drop, great timing. So, yun. Meron kayong Asteran player. Marami kayong options talaga. Asurig player, wala. Wala kang magagawa. Magde-defend-defend lang kayo until makakuha kayo ng isang decent harassment force for yourself. And yun, decent na yung defense na 3 blaze ni Scalper. Ayun, ba't dito didrop ni Maka to? Yung Queen doing a great job keeping these aliens away from the drone line. Pero mukhang tatatlo lang yung drone line na yun eh. So, uy, basta huwag may drop dyan, Brad. Dahil yung spine crawler, abot ka dyan. Nako, patay ang isang alien. Dalawa.